Masayang araw, mga ka-PL! Nang dahil di umano sa puyat, pagod, o baka minsan, uhaw, gutom, at higit sa lahat, mga ka-PL, dala na rin siguro ng pangungulila nila sa kanilang may bahay, itong mga kapulisan na nag-aantabay po sa harap ng KOJC compound, tila maiinit na po ang ulo, mga ka-PL. Abay, sila-sila na po ang nagjojombagan. O, ito ho ang video. Panoorin po natin. Pero tinakpan ko lang po, mga ka-PL, ang parting nagpapalitan na po sila ng jombagan at bawal po ito sa community guidelines ni YouTube. Mahirap na po, baka ma-strike ho tayo. O, ito na ang video at kayo na lamang po ang umusga kung totoo bang maiinit na ulo nitong mga ito dahil sa pagod at puyat. Dahil kasi ito sa utos ng kanilang si General Diwata. O, ito na! Sige, sige pa! Mga tangamuti. O, yun na nga, mga kababayan. Bago po ako magbigay ng aking komento tungkol po sa video yung pinanood ho ninyo, ihingi lang po muna ako ng pasintabi sa ating mga ginagalang na mga kapulisan maliban dyan sa kanilang sa kanilang General Diwata. mga sir, pasintabi po. Nagbibigay lamang po ako ng komento. Hindi ko ho kayo kinukutsa. Ano ho? Mga kababayan, etong mga kapulisan na nasa harapan po ng KOJC compound, napag-utusan lang po ito. Sigurado po ako, matitino po itong mga ito. Yung totoong pulis ha. Hindi yung mga pulis-pulisan di umano dyan na hinugot lamang kung saan galing sementeryo. Dating si Pulturero, sinuutan. Ha? Ng uniforming pulis, ayun, pulis na. Pero etong mga ito, mga armado, mga ka-PL, totoong pulis ko ito. Sa akin lang palagay. Ano ho? Ang mahirap po dito, gayong nagkainitan na ho sila, nagjumbaga na nga eh. Buti na lamang at hindi nagkahugutan ng armas, mga ka-PL. Eh paano kung nagkahugutan ng armas? At nasa loob ho sila ng compound ng isang gasolinahan, pumutok yung isa. Nagpaputok din yung isa at tinamaan yung tawag nun, yung daluyan ng gasolina at sumabog. E di panibagong kahihiyan na naman ito ng PNP. O ano ang ipapaliwanag dito ni Tore, mga ka-PL? E di iba-blackout na naman ito sa media. Itatago para hindi malaman na merong insidenteng ganito. Mabuti na lamang at sa jumbagan lang na uwi at higit sa lahat na awat agad ng ibang mga kasamahan nila. Kaya mga sir, kung sa palagay ho ninyo na mali na po ang inuutos sa inyo, may karapatan naman siguro kayong magreklamo kahit na meron po kayong isang general na nag-uutos. Kung hindi ako nagkakamali ha, kung pwede lang kayong magreklamo, pwede naman siguro. Kasi alam ko, mga ka-PL, ito mga kapulisang ito, alam din nila na walang kasalanan talaga si Pastor Kibuloy. Iniipit lang. O di kaya, baka naman totoo yung sabi-sabi ng ating mga kababayan na ginagamit lamang itong issue ni Pastor Apollo Kibuloy, buhayin yung kanyang mga naibasura ng kaso para pangtakip sa tunay na problemang nararanasan po ng ating bansa. Ayan, tuloy itong ating mga magigiting na kapulisan inadadamay, mga ka-PL, dahil sa kawalang yaan ng bangag administration. Yan po ang napapala. Nagiging tuta, nagiging aso, nagiging atakdog tuloy itong mga
magagalang at karapat dapat igalang ng mga kapulisan. Kaya tuloy, yung ibang mga kapulisan di umano, mga ka-PL na kakilala din ng kakilala ko. Ayan. Eh di umano, nag-resign sa pagkapulis. Dahil dito sa administrasyong ito, mga ka-PL, na tila hindi ho nagugustuhan ang ipinag-uutos sa kanila. Nagsisipag-abroad na lang. Yan. Ewan ko lang ha kung gaano katotoo yan. Kwento lang rin po yan sa akin. Oh. Kayo na lamang po ang humusga, mga ka-PL. Kung totoo ba ang isa sa mga hinala ng ating mga kababayan, parang dalang kutsa na rin nila. Hindi po ako nagkukutsa. Yung ibang mga kababayan natin, ano? Na kaya daw ito nag-aaway-away na, eh tila nag-aagawan daw, mga ka-PL, sa patong sa ulo ni Pastor Apollo Quiboloy. O gaano kaya katotoo yan? O, kayo na lamang pong humusga. Okay? O dito na po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin, mga ka-PL. Itong naging announcement po ni Chabit Singson. Aba, natutuwa ho ako dito. Natutuwa ako para sa kanya. Bakit? Tama po ang naging desisyon niya. O, ipapakita ko po sa inyo ang picture. Ayan. O, ano ang sabi dyan? O, Singson announces 2025 Senate run. Aha. Gets Duterte support. O, nakuha na di umano ang suporta ng mga Duterte, mga ka-PL. Abay, tama ang naging desisyon itong mamang ito. Sino po ang may sabi? O, Manila Times, mga ka-PL, ang nagpahayag ho nito. O, ang naglabas ng balitang ito. Paano naman yung isa dyan na umalis sa PDP? Itong si Tol. Nako, Tol, mukhang hindi ka na mananalo. Ito ang matalinong politiko. Kahit na alam niyang ginigisa ngayon ang mga Duterte, pero nakatingin itong politikong ito kung gaano karami ang taga-suporta pa rin ng mga Duterte. Hindi katulad ng ibang senador, ibang mga politician na dating kaalyado, kaibigan ng dating pangulo, eh, umalis. Ayan. Malaking kawalan ho yun sa kanila, mga ka-PL. No? Etong si Chabit, hindi nagpatinag sa mga balibalita kasi alam niyang marami pa rin taga-suporta ang mga Duterte. Kaya kung mapapasama man itong mamang ito, mga ka-PL, sa senatorial slate na bubuuhin ng PDP, isa po ito sa mga susuportahan natin. Ano ho? Yung mga dating sinuportahan ho natin na ngayon eh nasa kabilang court na, mga ka-PL, court, ayan, change court sila eh, nag-change court, ayan, eh, idiretso ho natin yun sa Inidoro. At malapit na ho kasi para sa senatorial race, mga ka-PL. Kaya kung sino man ang susuportahan at itataas ang kamay ng mga Duterte, dun ho tayo. Minsan na po tayong nabudol, mga ka-PL, at huwag na po ulit tayong magpapabudol. Ayan, Sir Chabit, aasahan po ninyo ang aming suporta para sa inyo. Ngayon sa ganon, eh, maging senador kayo at higit sa lahat makagawa kayo ng mga batas na papakinabangan po ng ating mga kababayan. At higit sa lahat, papakinabangan na rin ng ating bayan. At hindi katulad ng ibang senador dyan na maganda na sana ang kalagayan, nasa mga Duterte na, siguradong panalo na sila, eh kaso, nasilaw siguro, mga ka-PL, sa ipinangako sa kanila, di umano, mayroong ipinangako eh. Ako bahala sa iyo. Ha? Ipapanalo kita. Ha? Sa susunod na halalan. Basta, umalis ka lang dyan sa matandang yan. O, ayan. Anong inabot na? Ay, di puro kutsa.
Aliba, napakarami natin nababasa sa mga komento na zero vote na di umano sa kanila si Tol. Ayan, Tol! Nako, ang laking sinayang mo, Tol! Kung mananalo ka sana, edi anim na taon kang nariyan sa Senado, kaso parang malalaglag ka, Tol. Good luck na lang sa'yo, Tol. Kita-kita na lang tayo sa final. Okay! Hanggang dito lang po mga ka-PL. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.